Okay, first topic. Handa na bang lahat? Kumars! Kumapit ka na! My God! Ano, nakatulog ba yung kagabi? Hello, what tawang-tawa ako eh. Magsimula na to, hoy. Baka may ginagawa pa kayo dyan. Start na to. Hindi na to ad-lib. Ulit. Alam mo, tawang-tawa ako kahapon eh. Kahapon ba? I mean, kanina, tawang-tawa ako. Binashbash pa ako ng mga katyal fans. Huw, sinungaling ka naman! Scammer! Scammer! May kaso ko nga sa Pilipinas eh. Ba't kami maniniwala sa'yo? Isi kang scammer! Tapos bigla nag-post yung katyal. Si Catherine sa katyal. Nag-reaction na movie. Katyal. Sobrang satisfying. Ang tanong ngayon, eto na ang tanong ng bayan. Siyan, paano mo pa nalaman? Okay, ang first topic, basalisahan ko. Source. Okay, ang pinakauna kong source kung bakit yung nalaman yung hiwala yung Katyal sa totoo lang, si OG Diaz. Alam niyo yung mali ninyo eh. Binash niyo si OG Diaz. Institusyon na yan sa showbiz chismis. Siguro dahil mga bata pa kayo, Generation Z kayo, ay iba batang millennials. Mga 19, 20, 21 years old, 22 years old, hindi na kilala si OG Diaz. Kilala ko yung personal. Inaanak ko yung bonso niya eh. Si Mia Raquel, napakagandang bata. Inaanak ko yun. Kilala ko yung personal. At saludo ko dyan, yan ang haligi at institusyon ng Philippine chismis. Paano ka nasabi? Alam niyo bang ako, 30 years old, pinanganak ako 1993, pero 1992 pa lang, meron ng show sa TV sa OG Diaz about chismis sa mga artista. Uulitin ko ha, yung kinikilala ninyong pambansang Marites na tinitignan niyo as credible person na pinanganak ng 1993, si OG Diaz, 1992 pa lang may show na yan. Hindi pa ako pinapanganak, nasa dyan pa lang ako ng nanay ko. Meron na yung show, tapos sasabihin niyo na sinungaling, pag yan nag-splook ng chismis, 90% totoo na yun. Gigil ako. Ang kaibahan lang namin, no? Anong kaibahan namin, OG Diaz? Kasi ako yung naging pambansang Marites niya after branding myself for the past few years. Na talagang pagsisiyan kasi nag-chismis, papaniwalaan namin to. Kahit convicted scammer pa yan, kahit kilala yung criminal dito at scammer, talagang pagdating sa chismis, maniniwala kami dyan. Yun yung kaibahan. Pero kung usaping background na hindi nalalaman, grabe yung si OG Diaz! So doon ako nag-idea. Sabi ko, uy, perfect opportunity to. Sabi ko, kasi ang dami na nagpapanggap ng Marites eh. Wala naman nag-hire to sa ko for about 2 to 3 months. Tapos, nagulat na lang ako, pagbalik ko sa social media, no, nag-hire to sa ko eh. Nanahimik ako ng end of August until end of October. Nag-hire to sa ko. Tapos pagbalik ko ng November, ang dami na nagpapanggap. Napakan yung ego ko eh! Sabi ko, bumabranding kayo ng Marites ha? Sabi ko, sige, gagamitin ko tong issue ng Katyal breakup para ipakilala kung sino talaga ako at ako ang nag-iisang pambansang Marites. Kaya doon ako nag-interest. Ngayon, syempre, hindi naman tayo pwedeng focus lang kay OG Diaz. Pag napagsinabi niya, yung source lang niya or siya lang talaga, yun lang yung papaniwalaan lang. Hindi naman pwedeng ganun. So ako, ang ginawa ko, dami kong kinontakday! Imagine, nasa Paris ako, chinecheck yung mga Aurora Borealis, saka yung Eiffel Tower, pero may mga katsyat ako, break na ba yung kanyel? Hip-hop. Ship. Okay. So, after confirming 4 sources, Sino yung una? OG Diaz. Tama? Yun yung una eh. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi ko na pwedeng sabihin. Kasi I protect my sources eh. Pero nung na-compare pa yung ika-apat, eto na. Iseset ko na yung date. Dapat mag-announce ang Katyal ng kanilang breakup November 30, Andres Bonifacio Day. Pero sabi nila, sabi ng mga sources natin, ayaw pa daw nila paalam sa mga Katyal fans. Matagal na pala, Mars. Hindi pala recently.
Pero dinedelay at dinedelay lang nila yung announcement. Huwag kayo maingay ha. Baka may makarinig eh. Atin-atin na lang ha. Okay lang ba? Matagal na palang break. Check ko lang baka may makarinig. Matagal na pala. Ayaw lang nila pakalam, dinedelay nila. Pero dahil pala desisyon ako, ako magde-decide. Gusto ko i-announce ng Katniel ang kanilang breakup katapusan ng Nobyembre, November 30. Bakit ako? Ako masusunod. Kailangan i-flex ko yung anong ego ko eh. Ako yung probinsang marites! Something like that. So, November 30. So, anong ginawa ko? In-announce ko midnight, November 29. In-announce ko ngayon, November 29. So, pag-announce ko ngayon ng November 29, boom! Na-pressure sila. Wala silang magawa. Kasi naniniwala na sa akin lahat ng tao. So, kailangan na nililinawin once and for all. And I gave Catherine a favor. Pagod na yan. Pagod na yan sa pambababae ni ano. Pagod na yan. Sa tingin nyo, for the last 11 years, isa lang, dami, boy. Napakarami. Dami pang naglapitan sa akin. May mga usapan pa sila, may mga picture pa sila. Ang dami. Kaya para sisihin natin yung isa sa isang breakup. Mali yun. Pagod na si Katrin. Parang putik. Ito na ako yung buong buhay ko. 11 years na to. Pag-artist ako. Nakadikit na ako dito. Ilang beses na akong niloko. Ilang beses ko lang nahuli. So, may listahan na kayo. Ano ba talaga yung reason of breakup? Maliban sa pagod na, no? Maliban sa pagod na talaga si Catherine. Ito na yung gusto na nangalala! Nakakapit ka na ba? Ito na, ito ang ship. Oh. Boom, pangi, ship. Ito na. Ang tanong ng bayan, siyang, totoo ba yung K? Ano Andres Brillantes? Uy, kayo ingay mo. Atin-atin lang, baka may karirin dito na iba, diba? At least kahit 10 lang tayo dito sa JC natin, okay lang yun. Nagkita daw eh. Nagkikita. Multiple times na. Lalo na yung after ng breakup nila ni Richie. Yan ang chika, ha? Hindi natin yan sure. Sino nga ako alam na katotohanan. Ilang yung nasadap ko. Tapos, ito yung nakapagpapuno kay Catherine. Kaya binatang, parang pagod na ako. Kaya lang na nag-break na sila few months ago. Ayaw pa rin sila pa-announce ng management. Negosyo yan, brad eh. Malaking negosyo yan. Daang milyones yung value niyan. Tapos sa announce mo lang, na-break na kayo. Brad, branding yan, Katniel. Baka pansin, mahinab 20 million. Tapos sa announce mo na-break up? Of course not! So, eto ng chika. May kakapitan ka na ba, Mars? Huwag kayo masyadong maingay, baka may makaranig sa atin. Ito pa lang si Andrea. Hobby pala niya yan. Paano ko nalaman? Mars, wag ka. Anim na sikat na personalidad ang nag-chat at lumapit sa akin. Anim. Sa English, 6. Para sabihin na ito palang Andrea, yung jowa nila, yung aura nila. Pew! No comment. Baka ma-cyber libel ako eh. Mahirap na. Total 10 lang naman tayo dito.
kilig pala niya yun. Eto pa mas matindi. Yan palang si Richie. Naririnig niyo ba ako? May mic ba? Yan palang si Richie. May una palang aura yan. Tinarget lang din niya sa PBB house pa. Oh! Oh my God! Nadulas ako. Sorry. Mm-mm. Ang malupit dyan, sila pa yata nung set. Overlappers. Kaya, nung nag-break na siya ng Richie, ito na, Kuya DJ! Pew! Yan pala yan. Pero! Nagulat ka, no? Nagising yung alak mo sa gilid, no? Pero hipak muna tayo. Hindi natin pwedeng sabihin na si Andres lang ang may kasalanan sa hiwalayang ito. Dahil may posibilidad na a few months ago, 3 months ago, 4 months ago, 5 months ago, 6 months ago, hindi natin alam ang sigurado, may hirap magbanggit dito, baka matawag tayong fake news kung ano man yung alam natin. Basta few months ago, pwedeng break na talaga yung Katniel. At dahil nalaman ni Andres Bonifacio na break na pala at single na si Kuya DJ, eto na yung target. Para bang na-challenge siya. Pero crush niya talaga ito. Love niya talaga ito. So, anong pinapoint out ko? Para i-rule out natin. Ha? Para i-rule out natin na ang may kasalanan sa hiwalayang ito ay si Andres Bonifacio lamang. Mali yun. That's emotional. Parang may masisilang tayo, meron lang tayo mapagbalingan ng galit natin. Mali yun. Hindi natin masabi dahil ito talagang lalaki. Talagang mahilig talaga for the past 11 years. Image loyal lang. Kaya lang, walang natatakot na pumalag, mag-expose, i-post ng mga babae or ng mga kaibigan, expose. Kasi, gusto eh. Brad, bigating pamilya yan. Daming connection yan sa showbiz at sa mga politika. At sa politika, mga politiko. So ngayon, para i-post ko na, si ganito, dinate ako yan. Hindi pwede, Brad. Yayariin ka niyan. Papahirapan niyang buhay mo. Kaya, for the past 11 years, tumagal na mukhang loyal lang siya. Nag-gets niya ba yung punto? Kasi takot lahat. Walang lumalaban talaga. At ngayon, going back, so napagod na nga si babae. Pagod na sa mga pamababae niya. Nag-break sila. At possible, manong nag-break sila. Doon lang sumausaw at pumasok sa eksena si Andres Bonifacio. So, to rule out na siyang dila ng hiwalayan, mahirap masabi. Ngayon, lumabas na lang sila screen sa kanilang mga official statement. Siyempre, for the sake of business, kasi kahit hiwalay na rin naman sila, tuloy pa rin ang negosyo as separate branding. Ano yun? Ba't parang tatalsikan ko ng laway yung camera ko? Laway ko ba yun? So, okay na mga Mars? Ha? Patiktik ko na yung listahan ko? Okay na Mars. Salamat sa pakinig! Huwag mo na lang sana ipagkalat, ha? Atin-atin na lang baka sabihin, chismoso ko. O screenshot nyo nga itong 345,000.